Sumuko ngayong gabi sa NBA ay si Cedric Lee. Nasa kustodiya na ang National Bureau of Investigation, NBI, ang negosyanteng si Cedric Lee matapos hatulan ng Taguig Regional Trial Court ng 40 taong pagkakakulong, kasama ang tatlong iba pa, kaugnay sa kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor at television host na si Vong Navarro noong 2014. Ito ay makaraang may ulat na sumuko si Lee sa NBI nitong Huwebes ng gabi. Ang isa pang akusado na si Cedric Lee. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, ano ba ang update dyan? Yes, Ruth, no? Pasado alas 7:30 ngayong gabi nang sumuko ang negosyanteng si Cedric Lee. Kasama nga siya dun sa mga inakusahan o sinentensyahan ng reklusyon perpetua na abot nga na hanggang 40 years na pagkakakulong. At sa isa nga dito hanggang ngayon ay nandito siya sa NBI Quezon City. At yun nga ay kaugnay nga ng pambubumbog na ginawa sa aktor na si Vong Navarro. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo sa bahay ni Cedric Lee sa Mandaluyong at dinala dito sa NBI QC. Pero mismong si Lee raw ang nakipag-ugnayan sa NBI sa kanyang pagsuko. Pagdating sa tanggapan ng NBI, agad pinroseso ang kanyang mugshot, fingerprints at dental procedure. Sinentensyahan si Lee ng reklusyon perpetua para sa kasong serious illegal detention for ransom kaugnay ng pambubugbog yan kay Vong Navarro noong January 2014. Nanindigan si Cedric Lee na wala siyang kasalanan. Kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is nagkasakitan lang. Diba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasasayaw pa sa show niya. Ruth, mananatili nga muna pansamantala dito sa NBI Quezon City si Cedric Lee at bukas nga ng umaga ay dadalhin nga siya sa Taguig RTC at aantayin sa ang korte dun sa kanilang desisyon kung saan nga ba sila or saan nga ba siya ikukulong. Bukod kay Lee, pinatawan din ng reclusion perpetua ang modelong si Denise Cornejo at dalawang kasamahan na sina Ferdinand Guerrero at Simeon Vazdiltit matapos silang mapatunayang nagkasala sa kasong serious illegal detention for ransom. It is all too apparent that the accused planned and premeditated to restrain Vong Navarro to extort money from him. Proof of their agreement is inferred from their conduct before, during, and after the commission of the crime, ayon sa desisyon ng hukuman. Kinansela na ng korte ang bail bond ng apat na akusado.